Paano nga ba pinaghahandaan ng ating mga OFW ang kanilang retirement? Forever OFW nga ba kayo? Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Maging sa pribadong sektor, patuloy pa rin na pinangangalagaan ng ating mga kababayan ng matataas na mga opisyal ang kanilang mga kababayan, lalo ng ating mga OFW. At sa pagkakataong ito, makakakwentuhan natin ang former Senior Vice President ng SSS ng Social Security System, walang iba, si Ms. May Catherine Seriaco. Ma'am May, welcome po! Kumusta kayo? Nako, magandang umaga sa iyo, Susan. Ang ganda-ganda mo naman. At saka magandang kayo din. Umaga, no? Magandang umaga sa iyong mga subscribers sa inquirer.net. At nakakatawa naman, after a long time, magkakausap na naman tayo. Kaya nga po, at natutuwa kami sa programa kahit sabihin natin na nasa pribadong sektor ka na ngayon, hindi pa rin kumukupas ang isang May Seriaco pagdating sa public service. Kumusta ka? Actually, mahigit 3 taon na akong retired from SSS. Mm-hmm. Pero I've been doing volunteer work. Nagkaroon ako ng maikling consulting work during the pandemic. Apo. Nakakatawa kasi buti na lang, yung consulting work niyan, palitan lang kami ng mga emails and mag-evaluate lang ako based sa mga submissions. Nakakatawa, so it was a good experience. Ang importante, sabi ko, I think 90% ng oras ko, caregiver ako ng mami ko. Kumusta ang buhay sa pribadong sektor? Kaysa noong panahon mo, Senior Vice President, ha? Alam mo, bigla ako naalala, more than, ano, yung government service ko was almost 37 years. Wow. And nagtrabaho din ako sa private sector, pero talagang ano, government yung most of the time na pinagtrabahuhan ko. And I never thought na pagka nag-retire ako, may enjoy ko yung quiet life. Noong una kasi worried ako na baka mabore ako or hahanap-hanapin ko yung business ng araw, di ba? Pero okay. Hindi. Nagkataon pa, siguro I've been blessed na about a year after I retired, nagka-pandemic. January 2019 ako nag-retire eh. So I had the chance na magpahinga, gumala pa kami ng mami ko. And at the same time, by the time na mag-lockdown ng 2020, talagang ready na ako to stay home. And ano, talagang kami lang naman ko, kasama ko yung sister ko tsaka yung anak niya. So, we've been living a quiet life na hindi ko hinahanap yung stress. Ganun pala yun, Susan, ano? Hindi mo hahanapin. Ako, sabi ko, it's been a blessing in disguise kasi hindi ko na inabot yung grabbing stress because of the pandemic. Alam mo naman yung trabaho ko dati sa SSS, nandun ako sa gitna ng lahat. Ako. So, I can imagine ultimo pagpaplanuhan mo yung kailan yung work from home, di ba? Ano yung mga kailangan mo baguhin sa opisina to comply with the protocol requirements. Maganong, ano, so sabi ko, ay nako, buti na lang, wala na ako para mamroblema sa iyo. Plus the fact na safe kami at home. Hindi ka mag-worry na you can get contaminated o mahahawa ka sa COVID at that time. Oo, so, nga. So, ang ganda ng timing, ha, ma'am, ha? Ang ganda ng timing talaga. Oo. Dahil yung stress na yun, na talagang hindi pwedeng hindi ka ma-stress. Kasi yun ang nga, sinasabi ninyong magtatrabaho, yung work from home na yan, paano yung scheme na yun, at hindi naman pwedeng magsara ang SSS. Hindi pwede mag-SSS. Paano mo naman, ano, kasi may magkiklaim ng death benefits, ng funeral. Opo. Yung loans, kalagitnaan ng pandemic, nag-offer ng mga bagong services ang SSS na purely because of the pandemic. So sabi ko, ay naku, buti na lang wala na ako. Mm-hmm. It's been a peaceful life ever since. Wala akong complaints. I'm so happy.
Kaya nga nung hinahanap ko, sabi ko, nasa na kaya si Madam May? At salamat naman, tayo po ay nagkaroon muli ng communication. Ikaw pa, alakas-lakas mo sa akin. Thank you, ma'am. Turuan nyo kami ngayon. Kasi yung ating mga kababayan, I'm sure, noong mga panahon na yon na ikaw yung nagtuturo dito sa programa, ayan, tamang pag-iimpok. Paano pinaghahandaan yung pagtatapos o pagre-retiro ng isang OFW, ma'am? Good topic yan, Susan. Alam mo, na-realize ko rin talaga na makakabuti talaga na meron ka talagang ipon para sa kinabukasan. Ang tawag nga namin doon, meron ka investment for the future, di ba? At ito, hindi mo kailangan indahin or hindi mo tipong talagang sasadyain na paghihirapan. Kasi ako, napakaswerte ko kasi nagtrabaho ko sa private sector tapos ang tagal ko dun sa government. So, dalawa ang pension ko. Meron ako SSS at saka may GSIS ako. GSIS ka pa? Oo. So, yung mga OFWs who are SSS members, ako, I will urge them to continue paying their, even on a, may coverage talaga ng OFWs, di ba? Meron silang sariling programa na na ang treatment sa kanila parang self-employed. Marirealize mo lang na kailangan mo talaga yung ganong ipon pagka talaga nag-retire ka na wala ka talagang means to earn income, di ba? Mm-hmm. Kasi hindi mo naman sigurado naman yan tatanda ka, magkakasakit ka. Tulad nito, syempre yung mga senior citizen, kung ano nung iniindal na sa katawan, kailangan mo ng panggamot, kailangan mo ng maintenance, di ba? At higit sa lahat, kailangan mong maging independent na hindi ka umaasa sa iba. Ibig ko sabihin, hindi ka umaasa sa awa ng anak mo, may mga pamilya, di ba? Hindi ako umaasa sa mga kapatid ko. Kami ng mami ko, masaya na kami kasi siya may pension din. Ako, may pension ako. Na tipong pwede kami mabuhay ng komportable na hindi mo inaalala na kung may emergencies, meron ka talaga mahuhugot na, na ipon. Eh lalo pa ngayon, ma'am, hindi ba? Yung sinasabi na emergency fund na yan, dati daw 6 months dapat. Eh nung nag-pandemic, 2 years daw dapat ang emergency fund natin? Alam mo, nag-offer ang SSS ng first, kasi nabago yung charter ng SSS noong 2019. Nag-offer ng unemployment. Yung plano doon sa unemployment, ito yung mga natanggal sa trabaho dahil nagsara yung kumpanya, di ba? Ang inaasahan mo, mga 6 na buwan, matagal na yun. Eh kaso hindi lang 6 na buwan tumagal yung pandemic, di ba? So it's been a difficult time also for both the employers and the employees themselves, lalo na kung magsasara sila ng kumpanya. Wala talagang kikitain yung mga tao. Paano naging sitwasyon nun, ma'am? Since halimbawa, pansamantala, nagsara muna o walang operation, hindi po ba, sabihin natin, 1 taon, 2 taon, i-stop din yung mga SSS contribution nila? Oo, matitigil yun kasi wala yung maghuhulog para sa kanila. May option naman yung mga miyembro na pwede naman nilang ituloy yung hulog nila on a voluntary basis. Pero paano ka naman, uunahin po ba yung contribution mo kesa dun sa pagkain sa araw-araw, di ba? Kailangan nyo pa rin mamuhay na mag-anak. Kailangan nyo ng pagkain, kailangan nyo ng pambayad sa kuryente, pambayad sa upa ng bahay ninyo. Hindi pwede tumigil yung mundo dahil nagka-pandemic. May mga fixed expenses ka pa rin na kailangan mo bunuin. So ngayon po na halimbawa, unti-unti, bumabalik na naman, nagbubukas ang ekonomiya. So hindi naman sasabihin na biglang okay na, di po ba, yung negosyo. So pwede ba na magdi-delay pa rin sila ng pagbabayad ng kanilang SSS, yung mga employer? Hindi. Ang employers, once na mag-resume sila ng business, required talaga na magbayad sila ng contribution para sa mga empleyado nila. Hindi nila pwedeng skip yun kasi hahabulin sila ng batas. Kasi lalo na kung pangangailangan din yung mga empleyado nila, hindi nila pwedeng ipagkait sa kanila na kailangan din nila ng pera sa sweldo nila. Dati po hindi pa mandatory ang pagiging SSS member sa mga OFW, di po ba? Pero ngayon po, required na, mandatory na sila. Kaya medyo sensitive yung issue kasi uunahin pa ba nila ng mga OFW, syempre yung pag-ibig, PhilHealth, at saka SSS, lalo na yung mga bagong alis pa lang, di ba? Kasi kailangan pa nilang bayaran yung sa agency, kailangan pa nilang mag-iwan ng pera. So, napakaraming gastos nila, makapag-settle ka para sa trabaho.
di ba? Pero dapat isipin din nila na may mga kailangan din silang paghandaan para din sa sarili nila at sa pamilya nila. So ito pong ating mga OFW as voluntary member. Pagkatapos, meron pa kayong special na programa para sa kanila. Di po ba yung karagdagan na pwede silang mag-ipon? Oo, merong tinatawag kami na Flexi Fund, di ba? Mm-hmm. Na karamihan kasi sa mga OFW, lalo na kung medyo malaki naman yung mga kinikita nila, may option sila na magdagdag pa ng hulog. So yun, actually available na rin yun sa mga local workers. Pero yun na nga, ang iba kasi nga nabibigatan sila. Ang tingin kasi nila ano eh, nababawasan yung take home nila. 'Di ba? Mm-hmm. Pero hindi nila na-realize lalo na kung sila swelduhan, 'di ba? Yung hulog sa SSS, aparte nila yung employer. Kunwari sa 1,000 na contribution. Para madali i-compute, yung ihuhulog nilang 1,000, two-thirds nun, ano, halos 700 something, sagot na ng employer. Kumbaga, kaparte nila yung employer nila sa pangangalaga para sa kanila. Pero ma'am, kung OFW, wala silang employer? Wala nga, sagot nila pareho. Yung buo na yun. 1,000 na yun, o buo yun. So mindset na lang, huwag nilang titina na gastos yun, kundi oo, ipon. Yes. Mm-mm. Investment nga for the future eh, na tipong well, hindi lang naman pagtanda ang paghahandaan mo in case magkasakit ka, 'di ba? Magkaroon ka ng ayaw mo siyempre isipin na mabalda ka or worse mamatay ka. Pero at least meron kang iiwanan sa pamilya mo na panggastos pagka may nangyari sa iyo, 'di ba? Mm, kasi bang pag-conscious naman yung OFW na alam niya na voluntary member siya pagkatapos umuwi siya, 'di po ba? O hindi ka hindi inaasahan yung pag-uwi na 'yon at pinagpapatuloy pa niya yung kanyang SSS. Kahit konti-konti, pwede po ba yun na mababawasan? Halimbawa, sasabihin niya, ito lang yung income ko sa mga pwede susunod naman na buwan na ito. Pwede po yun? Pwede hindi naman. Hindi yung katulad ng dati as OFW? Pwede naman. Ang ano lang doon, ang implication lang doon, bababa din yung magiging benepisyo. Kunwari, dati naghuhulog siya dahil OFW siya at the maximum. Maximum yata ngayon is 25,000 yata, so mga 11%, mga 2,000 something yung contribution, di ba? Kung nabibigatan na siya doon sa 2,000 dahil hindi, siguro nagtayo siya ng negosyo dito o umuwi siya ng ano, natapos na yung kontrata, di ba? So, mabibigatan siya. Pero ang problema nga doon, liliit yung basihan ng magiging benepisyo niya. Retirement niya, tsaka yung disability. Kung ano man yung makukuha niya sa SSS, liliit yung computation. Kasi ibabase yun doon sa huling 5 years eh. So advantage po pala na habang nag-a-abroad, at least malaki pa yung kita, sasabayan na nung FlexiFund po? FlexiFund program ba yun? Yes. Yung FlexiFund naman, ano yun eh, voluntary yun eh. So kahit na lumit yung hulog mo, hindi siya kabawasan sa magiging beneficyo mo. Ano. Talagang ano lang siya, para ka lang naghulog, hinulog-hulugan mo yung ano mo, pera mo for the future. Pero ma'am, hindi yan katulad ng banko na nag-iipon siya. Na may nag-i-interest. Meron ba ganun? Ay, nako. Eh, kung iisipin mo, ang liit-liit ng interest sa banko ngayon. Di ba? Minsan nga, nakaka-frustrate. Ano? 6 na buwan na ganito yung, ano ko, time deposit ko. Ito lang yung nakuha ko na interest. Napakaliit. Pero, yun na nga. Ang importante, at least, alam mo, safe sa banko. Hindi siya mananakaw. Pero yung makukuha mo kasi sa SSS, higit pa sa makukuha mo sa banko na interest, di ba? Yun nga lang, syempre hindi mo ma-withdraw agad tulad ng banko na madali mong makuha. Pero pwede ka na makumuha ng mga benefits doon. Pwede ka mag-salary loan pagkakailangan mo, di ba? Napakahalagang ngayon pa lamang habang nangingibang bayan o nag-a-abroad ang ating mga kababayan, nag-iipon na kayo dahil syempre walang OFW forever. Babalik at babalik pa rin kayo sa bansa at syempre kailangan may nagagastos o may natipid kayo sa inyong pag-a-abroad. Maraming salamat kay Ms. May Catherine Siriaco, former Senior Vice President ng SSS, sa kanyang napapanahong mga impormasyon para sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong mga usaping pangkabuhayan, usaping pangkababaihan mula sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation. Mula po sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K.
Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.